Ako po si Pearl from Florida, 24 years old. Nakatira sa 214 Bayan-Bayanan sa Iloilo, Malabon City. Papaksal po kami para magkaisa na at buo na yung pamilya namin. Trabaho? Virtual assistant. My name is Donormia Montaye. I'm living in 214 Bayan-Bayanan, Malabon City. He's 26 years old and I have a family company. We have the same purpose of marriage reason. Ano nga yun? Busy natin. Para mabuo na yung pamilya namin. Ayun. Sige. Maraming salamat. Ako si Manuel Diab Torres, taga Joyway Street, Bayan-Bayanan. 25 years old. Customer service po sa Metrobank. Kaya po kami papakasal kasi gusto na namin bumuo ng pamilya at kakaroon na po kami ng baby. Ako po si Marital de la Cruz, taga Celeros, Bayan-Bayanan. Ako po ay sa China Bank na tatrabaho. 24 years old po and mag po kami magpapakasal. Marami ng okay, salamat. Ako si Rodel Perez. 29 years old. Nagtatrabaho sa Manila City Hall. It's time to mag-settle na. I'm Teresa May David, 28 years old. I'm working accounts payable sa Makati. And bakit mo papakasal? Siguro po, time na. Magka-29 na. Pareho kayo. Joseph Tobiano po. Donna Simparola po. Ilang taon na? Ako po nakatira sa Nabotas, 26 years old. Nagtatrabaho sa BPO. 26 years old, bilang electrician po sa trabaho. Oh, bakit kayo magpapakasal? Nasa usunggulang na po. Nag-live-in na ba kayo? Yes po. May anak na kayo? Wala po. Ilang taon na kayo nag-live-in? 9 years po. 9 years na. Yung kabuoang relasyon po, 9 years. Okay. Pero, ilang taon na nag-live-in? Pero nung fourth year po. Fourth year pa lang. Okay, salamat. Okay, ito po yung agenda sa viewers sa amin dito. So, ang format po niya, date ngayon, control number, kami lang po ang naglalagay nun. Tapos, name ninyo, pakialis lang po yung sigla. Yung age, kung ang birthday nyo ay bukas, 25 years old kayo ngayon, 25 pa rin po ang ilalagay. Kasi minsan nagkakaroon kami ng problema pagdating sa age. No? Tapos, sa address din po, kasi sa susunod na kolom nakalagay, 15 yes or no. May sumasagot po dito kalimitan, 15 yes. Pero ang address, magkaiba. So, nagkakaroon din ako doon ng problema. Kaya nangyayari, hindi sila mag-give-in. Kung ano yung address na nilagay, yun yung nilalagay ko. Tapos, pagdating din sa address, kailangan yung specific po. May number, may barangay, at anong street. Wala po maglalagay ng Malabon City kasi malapit din yung Malabon. At saka pagdating po sa contact tracing, nahihirapan po kami. Dahil doon sa maling address, ha? May pandemic pa rin po ngayon. Tapos, signature. Huwag mo kong kakalimutan, firma. And then, yung occupation. Yung present na trabaho po ninyo ngayon. Kung wala po, ang ilalagay lang, N-O-N-E or none. Basta huwag mo pong iiwanan yung tablak ko. Mamaya lagay ko dito, engineer. Magaling sa akin, ha? Sayang po yung una attendance. Yung sumunod naman pong attendance, ito po yung pinapasa namin sa PACO. Kaya alam niyo yung Population Commission,
kung ilang porsyento yung posibleng madagdag sa taon na to. Noong last 2 years, nadagdagan marami kasi naging maraming COVID baby dahil nasa bahay lang, ha? So, ang format po, date, control number, kami na rin po yun. Tapos, pangalan nyo po, nadagdagan po yung sex, female or male lang po ito, ha? Kaya, sigurado kayo, may difference yung mga sa amin, ha? Tapos, birthday. Sa birthday po, kami yung last 2 digits na lang kung anong taon kung kailan kayo pinanganak. Kasi maliit lang yung space. Tapos yung age. Pagdating naman po sa address dito, kahit isang address na lang po yung ilagay ninyo. Kasi sobrang liit na lang. Yung sumunod na column po, occupation. By number po din po tayo dito. Column 7, occupation. Matitingin na lang po kung ano yung code dito. Kung kayo po ay government employee, number 1. Kung private employee po, number 2. Kung ano naman po, other occupation yung OFW, lalabas po yun sa number 8. No? Kung wala kong trabaho, number 9. Pakitingin na lang po yung number 8 na dito. Yung sumunod naman po, number of children. So, natanong po dito, yung babae po ay nakuha ng anak na. Kasi may napapakasal yung wala ng anak. Kaya kuya, wala ilalagay dito ha. Kasi yung mga babae ang nagbubuntis. Expectation. Expectation on marriage and relationships. So, ganito yung gagawin natin. Isang tanong ko, isang pair ang sasagot. Pero yung tanong, para na sa lahat yon. Okay? Start sa inyong dalawa. Kailan mo na mas nararamdaman na mahal ka? Kung pinupuri ka nitong kapartner mo, kapag ka meron kayong ginagawang dalawa ng sabay, kapag nakakatanggap ka ng regalo, small gifts, flowers, chocolates, kapag ka tinutulungan ka, service, kapag ka nagpapakita ng physical affection, halimbawa, kissing, embracing, alin doon yung feeling mo na love ka talaga? Alin? Ah, okay. Pagka yung acts of service. Ikaw naman? Simple. Pagka nagtutulungan ka, parang mas hindi mo na partner. Ah, pagka nagtutulungan din, ano? Tutulungan ka sa bahay, sa may nagpag-aalala mo na, parang nagtutulungan na oo. Okay. Paano kung halimbawa, ay, syempre yung expectation mo na tutulungan ka, di ba? Pero, what if, hindi ganun na talagang nangyari pag nagsasama na kayo? Actually, nagsasama ko sa kanilin ko. So, ilan taon na kayong living? 2 years. Ah, 2 years na. Oo. Pero alam mo naman na lifetime ang marriage, di ba? Kaya, yan kasing marital relationships, parang hindi sa lahat ng pagkakataon ay ideal yung mga nangyayari. Depende sa sitwasyon. Paano nga kung halimbawa dumating yung pagkakataon na yung expectation ninyo ay hindi ganoon ang mangyari? Ano ang gagawin mo? I think that's not a bad thing. Parang sa lahat ng relationships, may kahit ano, may punto talaga na aabot kayo sa
hindi na may met. Oo. Kasi hindi naman araw-araw parehas yung sitwasyon. Maraming pag-ulang siya, kaya hindi pa rin nag-ulang. Parang kailangan lang understanding ba and communication. Oo. Parang yun po yung nag-work sa oo. Ganoon ang mangyari. May mga pagkakataon na oo, pwedeng maging sa tingin mo ay irresponsible, ano, pero syempre depende yan sa sitwasyon. Ano? Okay. So, kayo naman, natin. Kapag nag-uusap kayong dalawa, ina-expect mo ba na magiging sensitive ang isa't isa sa inyo? O magiging ano ba tawag daw? Cautious sa the way kung paano siya niya binibitiwan yung kanyang mga salita. Siyempre, yung tono ng boses, ano? Yung, ano ba yung mga words na sinasabi? Yung body language. No? Alam mo naman ng tao, di ba? Pagkagalit, pag hindi galit, ano? Ano ba yung kanyang mga attitude kapag siya'y galit, ano? O pagka siya'y natutuwa, ano, paano ba siya? O yung nakikinig siya sa iyo na undivided yung attention. Nakaintindihan ba tayo? Okay. So, ano doon yung expectation mo sa kanya kapag ka nag-uusap kayo? Pag dalawa kasi meron pong galit sa hindi kayo. Pag galit siya, siguro mga irritable yun. Ayaw naman sa inyo. Pag hindi naman po galit yan, malamdeng. Oo. Pero ano ba ang inaasahan mo? Madalas naman po, hindi siya galit. Pag lang malayas. So, inaasahan mo na yung tono ng boses niya, no? Yung mga sinasabi niyang salita, hindi naman siguro siya nagmumura, ganito, o di kaya hindi naman niya ako pinipintas-pintasan, ganon. Hindi naman niya ako parang minamaliit, ganyan. Tsaka yung kanyang body language, ano, hindi naman siguro siya talaga vehement, yung parabang binabalabag yung pinto, gano'n, pagka, ano, hindi naman. Okay. Pero, alin doon ang ina-expect mo talaga na, dapat ganito siya kapag yung ano, nag-uusap kami. Ngayon kasi, di ba, uso na yun yung mga cellphone, ganyan, ano. Pag ba nag-uusap kayo, eh, hindi ba siya saan-saan, ano ba, parang lumilipad, ano? O ano-ano yung mga ginagawa? Ano sa tingin mo? Siguro pa, depende po sa pag-uusap. Pare, ay pag-uusapan na po sa problema. Ano, maintindihan mo po yung mga maintindihan mo po at mapag-uusapan po mga ayos. Oh. Ilang beses mo siya dapat na sabihan? Ilang beses mo siya dapat sabihan para maubos ang iyong pasensya? Tatlo.
tinig mo yun, ha? So, ano na yung inaasahan mo ngayon? Ano ba expectation mo? Ano yung behavior niya kapag ka problema na pinag-uusapan? Ano yung behavior niya kapag ka problema na pinag-uusapan? Para sa inyong lahat yan, ha? Hindi lang para sa kanila. Sila lang ang sumasagot. Alam niyo ba yun na pag boyfriend-girlfriend relationship o pag live-in relationship ay sometimes parang superficial pa rin, ideal na lahat yung nakikita mo. Pero once na kinasal na kayo, doon na nagkakaroon ng problema, kaya marami nag-iiwalay. Lumalabas na yung natural talaga. Tsaka as if na wala nang control kasi nga nakatali na eh. Na kahit na ano pa ang mangyari, eh talagang wala nang magagawa, nandun na. Ngayon, meron mga nati-challenge talaga. Nati-challenge as if na akala mo hindi kita kayang hiwalayan. Kung ganyan na sabihin eh, parang nagiging irresponsable ka na, tapos wala ka ng effort na maayos ang relasyon natin sa yung treatment mo sa akin dahil kasal na tayo. Subukan mo lang, tingnan ko kung hindi kita hiwalayan. Parang ganyan. Kaya nangyayari, kahit hindi gustong maghiwalay, natutuluyan. Dahil sa ego, dahil sa pride. So ngayon pa lang, pinag-uusapan na natin itong mga ganito, ano, na alam naman natin na napaka normal. Ano, normal pa din. Kasi wala mag-asawa na hindi nagbabangay. Ano, yung... Pero sana yung hindi pagkakaparehas ng ina-expect mo, eh hindi dito natatapos yung relasyon. Ano, kung hindi doon sa parte na kayo eh magkakaintindihan. Ano, kung halimbawa, nag-usap na tayo ngayon, nadinig mo nang minsan, ganito yung kanyang naging sagot, siyempre, nag-expect ka na ganun nga ang mangyayari. Pero, papaano nga kung hindi nga ganun ang, ano, so, ano ang ating point doon, dapat maging prepared kayo kung dadating itong mga ganitong instances, ay hindi na kayo bago doon. Nadilig nyo ng minsan yon, tapos napaghandaan mo na. Handa ka na. Na anong ibig sabihin? Yung mga ganitong instances, aware na ako, oriented na ako, na pupwedeng
pagmula ng aming ano, kaya ano ang gagawin mo ngayon para ma-revive yung relationship at saka yung expectation mo ay ma-met. Makatagpo yung expectation in the first place. Ano ang iyong gagawin? Nahirap ba yung tanong? Hindi. Nagkakaintindihan naman tayo. Ano? Alam niyo, meron akong mga naka-counsel na ganyan. Nagiging pabaya lang talaga. Kaya naman nilang i-save yung relationship. Kaya naman nila na i-revive ano, yung sweetness. Pero wala lang. Ini-ignore lang. So, next tayo. Kilala mo ba siya? Ilang taon na kayong magkakilala? Oo. 10. Oo. So, talagang magkakilala na kayo. Alam mo kung ano yung kahinaan niya? Kahinaan ng isa't isa at yung kalakasan. Ah, alam mo. Okay, sige, go. Ano yung kahinaan niya? Ikaw na muna. Anong kahinaan ng kapartner mo? Kahinaan mo yung family. Ha? Mabigas na po yung family. Lalo po yung family. May sensitive po sa to. Pinagawa ka kami yung sensitive. Kasi may yung pinagawa ko na hindi ko siya magkala ng So, bakit mo nasabi niyo ng kahinaan niya? Kasi po sa tagal na po namin, minsan kakalit po yung ano, para magiging progress pa na rin po. Dahil po na problema na yung daughter namin. Sa isa't ito na rin po namin sinasama. So, wala ko po na rin po na rin po sa akin. At ang problema po. Para po, sobrang mo po na po sa akin. Ay, hindi na lang po kami basta magkakalit. Ano ang nagiging reaction niya? Bakit mo nasabing yun ang kahinaan niya? Ano ba yung nagiging reaction niya kapag tungkol sa father niya? Minsan po na ano pa na nagtatakot na buhay pa naman yung father mo. Kaya lang siguro nagkakaarap yung kaya, pag pinag-usapan ko yung father, pwede ko, Hindi na kita tatanungin kung bakit, ano, confidential na yun, bawal naman kasi pagka, gano'n, personal na yun. So, ano naman ang kanyang kalakasan? Saan kayo nagta-travel? Ito lang po, local. Local. Oo, ang sarap, ano? Ang sarap mag-travel. Oo. Oo, mukhang masayahin siya. Ikaw naman, kilala mo ba itong pakakasalan mo? Yung kahinaan at kalakasan. Why?
ano po siguro yung gusto ko lang ng mga mga? Ano? Gusto ko lang ng mga mga. Namatay na yung mami mo? Mami. Kailan? Kaya na po, kaya ako lang magkakulong sa life one. Parang hindi alam ko na po siya ng mother ko na pag-iarap sa mga. Parang kasi po siya kong kasama sa kanya, hindi ko makilap ko sa gawa. Ano ko kaya rin niya. So, buwan ko siya lang magkakulong sa mother ko. Nagiging ko kayo po. Sabay ka rin siya po. Okay. Ilan ba kayo magkakapatid? Ano naman ang kalakasan? Tatrabaho ko siguro. Ano bang tinatrabaho niya? Ako po ba? Siya. Asa finance. Accountancy, numbers, okay, so dito naman tayo, sa inyong dalawa, kung halimbawa nag-aaway kayong dalawa, paano nyo sinosolve ang problema? Ikaw ba eh? Di ba mayroon mga nag-aaway na magugulo, ano? Mura ng murahan, ganyan. Tapos, sumbatan ng sumbatan, ganun. Malakas na sinasabi kung ano yung problema. Sira na itong aking tripod eh. Malakas na sinasabi kung ano, kasi ganito ka, ganyan ka, ganyan. Diba? O, iba naman, di masabi ng harapan, nahiya, musulat na lang. Yung iba naman, ini-ignore na lang yung issue, pinababayaan na lang. Kaya naiipon yung mga issues, ano. Tapos pag nagalit na, talagang parang vulkan na sumasabog, gano'n. Merong gano'n, di ba? Silent treatment. Pag galit siya, hindi siya kikibo. Kasi baka kung ano masabi, ano. Yung iba naman, mahanap ng tulay para sabihin na kung ano yung problema. Aling kayo doon? Marami ko kasi parang nai-improve. Lakas-lakasan niyo, wala tayong mga. Nai-improve ko along the years, since 9 years na kami. So, nung una, syempre parang immature ka, simple yung away, pinag-aawayan, pinag-aalaki, hindi nagkikipuan, parang many days, maaaring sa linggo. Pero yun nga, since matagal na po kami, lagi namin, parang set up po namin is pag-uusapan muna. Pwede magpahinga po na siguro, let's say, sige, huwag natin pag-usapan ngayon, pero make sure na bukas i-discuss natin kung ano yung opportunities, kung ano yung resolution. Tapos yun po yung ano, nakasanayan namin. Yun na yung pinakasaya. Okay. Sige, kayo dyan. Paano niyo sinosolve ang mga pag-aaway ninyo, pag nag-aaway kayo? So, kayo naman dito, oo. Papayagan mo ba itong mapapangasawa? Pareho sa inyo yan, ha, sa inyong lahat. Papayagan mo ba itong mapapangasawa mo na magbigay ng financial support sa kanyang parents? O tumulong kaya sa kapatid? Papayagan mo ba? Mas na muna kailangan mo talaga at the same time, kumbaga
kailangan ko kasi siyang gawin para di po makumpwede yung family namin yung police. Pero sa akin naman po, okay naman po sa kanya. Kailangan ko siya. Okay sa kanya. Sa iyo naman. Okay din naman po. Ayong may condition siya kung kailangan. So, ibig sabihin, hindi talagang regular na support kung kailangan lang. Kasi alam mo, ang parents niyo ba ay senior na? Okay. Yung mother. Yung sa iyo, hindi pa naman. Meron naman silang mga sariling hanap buhay. Sa iyo. Oo. Oo. So, ganito yun. Merong mga anak na tinuturing nila na yung kanilang parents, extension ng kanilang pamilya. Kaya, ibig sabihin, kapag extension ng pamilya, kasama sa budget, with or without, kakain siya, bibili siya ng gamot, ganon, with or without. Kasi ganyan din ang pamilya natin, di ba? Miyembro ng pamilya natin, ganun din, di ba? Yung meron at wala, kasama sa budget. Pero iba yung ibig sabihin na kung kailangan lang, ganun. So, ano ang expectation mo? Ano ang expectation mo patungkol doon sa suporta sa parents mo? Since po yung parents mo na partner mo na capable po and brings people na advance people po yung trabaho. Kaya ako pinasabi na kapag kailangan, tutulong mo siya. Oo, pero sa case mo, oo. Masama ko po lang ang mas namin sa mga ko na ito kasi wala akong mag-aalaga sa ito. Yun pa ko yung So, ano ang ano mo? Tanggap mo ba yon? Ako, napag-usapan ako. Na yung sitwasyon na yon ay talagang... Oo, di ba? Oh. What if... May lagi tayong what if, ha? Kasi kung wala yung what if, wala tayong counseling, you know? At saka... collaborative ang ating style ng counseling. Alam ko na may naintindihan ako, pero may naintindihan din kayo. Yun ang paniniwala ko. Ano? Adult, mas experienciado dahil may mga apo na ako. Pinagdaanan ko na. Pero hindi ibig sabihin ay alam kong lahat. Kaya kinakailangan magsasalita kayo para malaman ko kung ano naman ang nasa isip ninyo at saka ang nasa kalooban ninyo batay sa mga sitwasyon. Kasi kailangan talaga na maging flexible tayo sa iba't ibang issues sa buhay may asawa. Oo. Diyan din kasi nakasalalay yung success ng married life pagka yung mga iba't ibang issues na pinagdadaanan nyo ay tila ba kayo ay medyo sanay na kahit wala kayong karanasan. Ano? So, paano ngayon kung halimbawa expectation mo ngayong kayo ikakasal na na tutulong siya, napapayag siya, na suportahan si parent. Since na alam naman niya na si parent mo ay person with disability, what if sa isang pagkakataon ay meron lang kayong sapat sa mga pangangailangan ninyo at dahil doon ay hindi na priority ang parent ko. Oo. Siya. Oo. Ha?
project. Ever since nung bago sa pamilya ko. Oo. Oo. Ang sa akin naman, yung what if. Paano? Kasi, hindi ba, alimbawa, dumating kayo doon sa point na itong funding ninyo ay halos sapat na o di kaya ay naghahabol kayo sa savings. Magpupunda halimbawa kayo ng bahay since wala kayong bahay. Bibili kayo ng lupa, di ba? O, siyempre ang priority itong nuclear family, di ba? Extended family lang naman si parents. Paano kung dumating nga yung pagkakataon na hindi ka na makapag-support kay parents dahil una, hindi na siya talaga willing. Although, nabibigyan mo patago, pero alam mo na sapat lang para sa inyong mga pangangailangan. Dahil kasi kung umuhulog ka na ng bahay o mayroon ka nang hinuhulog ng kotse, ganyan. Siyempre, funding runs out para na lang talaga sa pamilya. Kung dumating sa'yo yung ganong pagkakataon, ano magiging saloobin mo? Di ba ang expectation mo, tutulong sa parents mo? Kung sa kaya ko yung sinasabi ng mga kumpis na mag-usapan na lang po yung babasa ko. Siguro doon po yung finance ko na gusto ko ang assistant sa mga kapatid. Kasi hindi ko naman po pwede yung pinipulit ko yung mga kumpis. Ang ibig kong sabihin, hindi naman po pwede na hindi mo siya tutulungan dahil lamang sa priority mo na ngayon yung pagpupundar ng inyong mga kabuhayan. So, syempre, kinakailangan nandun pa rin siya. Okay naman ba sa iyo? Opo. Kaya pa namin ang pag-usapan. Ayun. So, that's good na nakaintindihan na kayong dalawa. Hindi na yan magiging problema. Just in case, may word na siya sa iyo. Na whatever happens, hindi natin isasakripisyo yung magulang ko at pabayaan nating tumaas ang presyon at walang gamot o dumaan ng isang meal at hindi siya kakain. Okay? Maliwanag na tayo doon. O, tuloy ang kasal. Hindi sa lahat ng pagkakataon, tayo ang tumutulong. Meron ding mga times na tayo ang tinutulungan. Ganyan ang buhay may asawa. Minsan nasa ibabaw pa, minsan nasa ilalim ka. Saan ganon? Ha? Merong mga panahon na maginhawa ka. Ano, akala mo hindi wala nang katapusan ang kaginawahan. Pero mayroong mga pagkakataon na gipit. Ganon ang buhay. Ano? Paano kung dumating yung pagkakataon na ikaw ay gipit at sila ang tutulong sa iyo? Ready ba kayo na tumanggap? Humingi ng tulong sa parents, sa mga kapatid? Okay lang ba sa inyo yun? Ha? Kagaya ng sinabi ko sa inyo, hindi sa lahat ng pagkakataon maginhawa. So, ibig sabihin, meron ding mga times na ano, that is applicable kahit na kaninong tao. What if nabigo ka sa expectation mo na tutulungan kanila, pero nagkataon, gipit din pala sila. Kasama ba ang loob mo kapag ka hindi ka napagbigyan? Mag-iisip ka ba na parang
tinatanggihan ka kapag ka hindi ka binigyan. Di ba? Di ba ganon? Yun ang mga reality eh, di ba, ng buhay ng tao. Hindi sa lahat ng pagkakataon mayroong itutulong. Pero alam nyo, ang mga magulang, ha? Kahit wala na, basta kailangan ng mga anak, gumagawa ng paraan. Ganyan ang mga parents. Kahit wala, basta kailangan ng mga anak, gagawa at gagawa ng paraan. Maabot lang yung pangangailangan. Dahil magulang din kasi ako eh. May mga anak ako na. May mga, lahat ng anak ko may pamilya na. Pero especially nitong nag-pandemic, may mga anak yung, may mga apo na kami eh. Hindi namin sila kayang matiis. Kahit pa kung kami walang hanap buhay, talagang gagawa at gagawa kami ng paraan, pero hindi namin sila matitiis. So, minsan naman mayroong mga magulang na kapag lumalapit yung mga anak, ang dami sinasabi. Nagmumura pa, di ba? Kaya mayroong mga mag-asawa na mga anak nila ayaw lalapit sa parents. Mas gusto pa lumapit sa mga financing companies. Mas gusto pang lumapit sa ibang tao kaysa lalapit sa parents. Especially kapag ganyan yung parents mo. Diba? Nakakahiya. Ayaw mo mapahiya. Minsan kahit meron silang ibibigay, hindi naman sa nagdadamot, pero parang tinatanggihan ang kanilang mga anak. So, case to case, hindi palaging gano'n. No. So, ano ang gusto nyo? Yung kayo ang lalapit o kayo ang magbibigay sa parents? Oo, oo. Kayong dalawa? Mas okay po sa akin ang magbibigay sa parents. Mas? Kasi, pag magbibigay siya nila sa akin, so, kung yung magbibigay siya. Kung may natapos ito, parang, basta hindi ako kami parang kami kasi nagsimula ng buhay ako. Kami nag-decision ng isasama kami. Kasi yung parents na support. Kasi lang, ever since, tinutulungan kami. Parang sa time na kung ano yung kailangan nila, kahit wala kasi na kailangan, ang dati manilip tayo kami magbibigay. Magbibigay ko kami. Tsaka sa part ko na kung halimbawa magbibigay tayo na walang pera, mas kailangan nila. Ewan, parang pinito ko sa amin kong kailangan. Kasi yung magulang ko namin, hindi naman nilang sila forever kasama. At parang sa nakikipisyon ko nila lahat para sa amin. So parang yun lang yung way para mas okay na lang sila. Yung pera, dadating na yung makakukuha natin, makapag-iwakan natin at dalawa yung magulang ko sa amin. So hanggang nandiyan sila, gusto natin makapagawin. Okay. Pero intindihin niyo din naman ang sarili ninyo na kayo ay makapagpunda ng inyong mga kailangan. Kasi si parents, sandali na lang ang alam ng buhay, di ba? Kasi lalo na kung mga matatanda na, ano, at nakapagpunda na sila ng sariling bahay, nakapagpalaki na ng mga anak. Ngayon ay mga apo na lang ang inaalagaan. Pero kayo yung nakaharap sa future. Kayo yung kailangan ng bahay, kailangan ng lupa, kailangan magpaaral ng anak, magpalaki ng mga anak. Kailangan yung paghandaan din ang inyong buhay. Ano, hindi naman ibig sabihin natin natutulungan natin ang ating parents ibuhos ng lahat natin sa ating mga magulang. Hindi naman gano'n. Ano, hindi naman gano'n. So,
Yun, ano. Medyo babalansi din kayo. Tama yung sinabi niya, no? Kasi yung napari sa sitwasyon nila, yung mga magulang, yung magulang niya kasi ay disabled. Kaya talaga kailangan mong ibilang na sa pamilya mo yun. Kasi disabled nga siya. At syempre, mahirap naman yung dumating sa punto na magpapalimos yung magulang. Pero kung ang parents naman natin is stable ang pamumuhay, ano, palagay ko ang magulang, sila na yung tutulong sa kanilang mga anak kapag stable naman yung pamumuhay. So, magkaibang sitwasyon yun, ano. Ang problema na lang daw kapag mabunganga ang magulang ko. Kapag nilapitan mo, mura ng mura, ano. Yun na lang ang problema doon. So, eh, pagtiisan nyo na, importante eh, nakakahingi kayo. Komportable ba kayo kapag ka, yung mga personal staff ay binibisita ng kapartner mo? Pitaka mo, bag, yung cellphone mo, may password ba yung cellphone? May password. Eh, paano yung may password? Eh, hindi mo makikita. Ano? Alam mo naman ang password. Sa nabubuksan mo rin siya. Ano naman ang pakiramdam mo kapag ka yung para ba siyang, ano ba tayo, yung sikreta? Ano ba yun? Yung, ano ba tawag mo doon? Pagka yung tinitingnan yung mga ano kaya laman nito ganyan, sanay ka ba sa ganon? Ah, nasanay ka na rin. Open naman po kasi yung cellphone namin, wala akong pasok sa isa't isa. Open eh, paano yung pitaka? Wala pa naman sa ganon. Ah, hindi ba dumating sa ganon? Oh, bakit naman hindi? Pero halimbawa, okay lang naman ba sa iyo? Sa pagsabi naman po, okay lang. Oo, come on. Okay daw yun ah. Sa mga simple personal na gamit, ayaw mo yung saan mo nilagay, dapat doon mo rin na natin mga pag-tip mo, yung nalag na nasa. Take note ah. Mga ganang. Okay, dito ko po nilagay, anong nangyari? Ano nangyari? Dapat mo yung... At teka muna, eh, pitaka ako, ang laman ito, 10,000 eh. Bakit ba 5,000 na lang to? Ikaw lang umipo ng pitaka, bakit naging 5,000 na lang? Parang ganun, ano? Ay, okay naman sa iyo yan. Oh, okay daw. Oh, mamaya, buksan mo na yung pitaka at tingnan natin kung magkano laman, ano? After all, conjugal naman kasi. Tandaan niyo yun, pag kayo nakasal na, conjugal na ang inyong mga properties, ang kinikita, ang mga gains, ngayon, bukas, at magpakailanman. Nagets mo? Ultimo pagkamatay, yung insurance, yung mga benefits sa company, lahat yun ay conjugal at siya ang tagapagmana ng iyong conjugal, natural, conjugal yun eh. Walang ibang magmamana no, kung hindi ang ka-conjugal mo. Ah, hindi lang yun, pati ang inheritance mo. Meron ka ba minana? Wala naman. Kahit sa paso, wala. Ah, wala talaga. Ikaw meron. Ha? Ah, hindi mo pa alam. So, meron naman, kaya lang hindi ka pa sigurado. Ano? Eh, kasi kung minsan kapag ka nag-aasawa ng mga anak, pinamamanahan na ng magulang lupa, o kung may kaprasong
matitigilan sila dyan na condominium, dyan na muna kayo. O, doon kayo sa Sagingan, iyon. O, di ba? Mayroong gano'n na magulang, ano. O, patititulahan ko na yan, lupa na yan, sa iyo yan. Dyan na kayo magtayo ng kubo ninyo. Ano, o, tinituluhan. Ngayon, si titulo, syempre, yan kasi magulang ang pinamamanahan mga anak. So, ibig sabihin, yung bang inheritance, yung ba, conjugal? Ha? Conjugal ba yung inheritance? Ha? Ha? Minana mo, yan, yung saginya na yan, yun yan. Conjugal ba yun? Oo at hindi. Eh kung halimbawa, ang namana mo halimbawa negosyo. Negosyo, kumikita yung negosyo, di ba? Ilalagay sa pangalan mo yon, pero yung kinita, conjugal yon. So, ganun ang karapatan ng ipinasal. Ha? Pag ipinasal ka, kahit minana mo yan sa magulang mo at yan ay kumikita, conjugal yon. Pero yung pangalan ng owner, yung ownership, syempre iyo yun. Ang bawa, pinamanaan ka ng lupa, ay hindi naman kumikita si lupa, syempre iyo yun. Eh, may nag-list. Oh, conjugal na yung lease. Ah, ito pa. Huwag naman mangyari, pero pag namatay ang may-ari, diba, ikaw, wala ka sa mundo, siya magmamana noon. Walang iba. Siya. At siya naman, siyempre, kung matanda ka na noon, matanda na rin siya. Nauna nga lang, ano? Kung siya naman, siyempre gagawa ka na ng last will para naman sa mga anak ninyo. Pero ganun yun. So, kahit inheritance, namamana pa rin ng asawa pag namatay na yung asawa. No, hindi pag buhay. Dahil si parents ang pinamamanahan yung anak niya. Hindi yung manugang. Yan ang ibig sabihin. Nakalagay lang doon, married to. Halimbawa, married to siya. No, ikaw ang married to. Hindi ibig sabihin, ikaw ang may-ari. Sinasabi lang doon, sa'yo ikinasal. Just in case, ipangalan mo yun sa ibang babae, hindi pwede. Hindi pwede. Hahabulin at hahabulin niya yun dahil ang nakalagay sa titulo, married to, sa pangalan niya. So, ibig sabihin, siya yung susunod na owner o siya yung tawag doon ay next kin, yung susunod na tagapagmana, heirs. Ganon ka-importante yung kasal, ha? Sabi na iba, papel lang yan. Hindi. Yan ang nagbibigay ng karapatan sa'yo para magmana sa asawa mo. Ano? Nate-terminate ba yung karapatan sa conjugal? Kailan? Divorce. Kapag ka? Divorce. Pag divorce mo, pag naanan. Ayun. Wala naman divorce sa Pilipinas ba? Wala. Annulment meron. Kaya lang, yung annulment, meron yung mga valid grounds. Pag valid ang iyong marriage, sabi, wala namang problema. Valid yun. Doon ka lang sa legal separation. Which is divorce, Filipino style. Pero hindi ka pwede mag-asawa. Pag ikaw ay nag-asawa at ikaw ay legally separated, pulong ka. Pwede ka i-demanda ng asawa mo. Wala tayong divorce. Ngayon, yung
Itong ano, itong iyong kailan na determinate ang iyong karapatan sa conjugal kapag ka, ba, nagloko ka ng babae ka, nilulustay mo yung pinagbilan doon sa business ninyo na minana mo sa ibang babae.